Rika! Ganda naman dito. I'm glad you like the house, Ina. Lola Pink. Lola! Pinagdasal ko po na sana makita ko po kayo ulit. Salamat sa Lord at pinagbigyan niya ako. Pasensya ka na, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Kasi sindo na ako agad na apo ko. So, ibig sabihin po, naalala niyo na lahat ng tungkol sa pagkataon niyo? Pero la, alam niyo po ba nung nawala kayo? Sobra ko po kayong na-miss. Pero inisip ko na lang po at least kasama niyo na yung pamilya niyo. Pero... dito po pala kayo nakatira? Hindi ko po ina-expect na mansion po pala yung bahay niyo, Lola. Tapos ako, pinatira ko po kayo sa masikip kong apartment. Ina, kahit masikip yung tinirahan natin, hindi ko naman makakalimutan ang mga sandaling magkasama tayo. Akala ko nga po, nakalimutan niyo na ako. Hinding-hindi makakalimutan ang isip ko at puso ko. Yung pinaramdam mo sa akin, pagmamahal, pag-aalaga mo sa akin. Basta, Lola, masaya po ako para sa inyo. Nakasama niyo na po yung pamilya niyo. Sana nga po, bumalik na sa akin yung kapatid. Alam mo, ang dami ko nang naging perwisyo sa buhay mo. Kaya, hayaan mo naman na makabawi ako sa'yo kahit papano. Ina, kung papayag ka, dito ka nalang tumira sa akin. Lola, tutulungan din kitang hanapin ang kapatid mo. Lola, sa sitwasyon ko po ngayon, mahirap pong tanggihan yung offer nyo. Pero, hindi naman po tama na iti-take advantage ko po yun. At lahat naman po ng ginawa ko para sa inyo, hindi naman po ako naghihingi ng kapalit doon. Alam ko naman yun, Ina. At isa pala, hindi ko po kayo sinisisi sa nangyaring sunod. Pinatuloy mo ako sa bahay mo. Inilagaan mo ako. Pinakain mo ako. Kahit alam kong hirap ka rin. Kaya ngayon, hayaan mo naman ako tumulong sa'yo. Lola, makita ko lang po kayong maayos. Okay na po ba doon? Masaya na po. Hindi kita pipilitin, Ina. Pero gusto ko tandaan mo lang. Bukas ang bahay ko para sa'yo. Kahit na anong oras. Just as I promised, tutulungan kitang hanapin ang kapatid mo. Salamat po, Lola.